kung sakalit hindi bahagi sa tatlo ang balawat. Nagtipon-tipon ang ilang kabataan sa bayan ng Brooks Point nitong Lunes para sa isang forum kaugnay sa paghahati ng Palawan sa tatlong probinsya. Inorganisa ito ng Sangguniang Kabataan ng Brooks Point. Imbitado ang ilang opisyal, kabilang sina Brooks Point Mayor Mary Jean Feliciano at board member Cesario Benedito Jr. na parehong representante ng Yes to 3 and 1 Palawan. Naroon din ang suspendidong alkalde ng NARA na si Gerandi Danao at ilang leader ng non-government organization at mga individual na pumapanig sa no. Hindi po siya ang direktang nagkakabird. That's why when you create barangay, when you create municipality, that's good. But when you create a province, iba ho yan. Simula pa lang ng batuan ng opinion ay mainit na ang balitaktakan sa pagitan ng mga leader. Unang kinestyon ng representante ng One Palawan Movement ang income at bilang ng populasyon ng Palawan at ang tila ipinilit umano na botohan sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan malaki ang populasyon para marami ang magbabayad ng buwis upang panglari ang isang pamahalaan. Ang higit na mahalaga ay tamang pamamahala. Matuwid na pamamahala, walang dayang pamamahala. The government has money. Nasa pandemic na tayo, ang sabi ni President Duterte, 3 to 5 years bago tayo makaaraw ngayon. That's why tinatanggal lang natin yung quarantine ngayon. Tinatanggal na nga yung swab test Hindi makakilos ang bansa natin. We have a problem. Now, yung pag-react ngayon ng Palawan, hindi katuhunan sa mga problema na nangyayari ngayon sa kasunod ko yan. Hindi ito ang tugon para may-aaw mo sa kahirapan ng mga yan. Pero sagot ni na Mayor Mary Jean Feliciano at board member Cesario Benedito Jr. na sa tamang panahon ng plebisito na dumaan sa Kongreso at Senado bago na isabatas. Kung ikukumpara umano sa ibang probinsya gaya ng Batanes, nalulugi ang Palawan dahil puro component municipalities lang at wala itong syudad. Ang problema, dahil puro lang munisipyo ang Palawan, isa lang yung probinsya natin, isa lang yung representative natin doon sa 81 probinsya na nakikihati dito sa 23%. Tapos dito po sa syudad, isa lang din yung syudad na nakikihati dito sa 23% na allotted for the cities. Kaya gusto namin dalawa pang probinsya na sa ganun, yung 81 plus 2, at least tatlo na ang makikihati doon sa 23%. Matatikulasyon to po sa 12, kaya mas malaki po ang mawawala. Kung tayo po yung manatili na One Palawan, ang 12 po patuloy masenso, tayo po sa Kupalang Municipality, yan po ang magsasakripisyo. Kaya sabi ko, kung gagasos tayo ngayon, okay lang yan, dahil naman yung resulta niyan pagdating ng araw ang makikinabang po yung mga future generation at yung generation po ngayon. Muling bumuelta ang no at sinabing kung ang pangarap ay magkaroon ng maraming syudad sa Palawan ay kakayanin kahit na iisang probinsya lamang gaya ng Cebu. Pero sagot ni Mayor Feliciano, kapag magkakaroon ng tatlong probinsya ay mas malaki ang papasok na kita at mas magiging madali ang pagkakaroon ng maraming syudad sa Palawan. Sino ang umundat sa Cuauhtla City lamang? Davao del Sur, umundat Davao City pa, Davao Oriental, Davao del Norte, hanggang ngayon ang dami pa rin mahihirap, hanggang ngayon hindi pa rin natutunan. Sino ang inaman? Ito ang nakatakot. Dahil yung anti-political dynasty, hindi ba na-approve? Kingdom lamang ng mga politiko ang maghahari, yung mayayaman, patuloy mayayaman sila. So kaya po, mayroong proyekto na pakikinabangin ng mga tao. Ang ating pong Pangulong Duterte, patuloy na nga umutang kasi build. Bakit build? Kasi pag gumagastos ang gobyerno, nag-i-spur ito ng economic development. Kami po yung dinauto sa amin, gastusin ninyo, gamitin ninyo sa proyekto nang sa ganun, yung matagal na pangailangan ng mga tao ay maibigay ninyo. Pero nagbago ang ihip ng hangin sa gitna ng forum nang mapunta ang usapan sa mga politikong mayroong matuwid at malinis na hangarin sa pamumuno. Pumuwelta ang 3-in-1 dahil tila malayo na raw ito sa tunay na intensyon ng talakayan. Kailangan tingnan ninyo yung pamumuno. Kung katulad ni Batong Socrates ang namumuno, hindi negosyante, pwede kayo magtiwala na hatiin ang lalawigan ng Palawan. Sapagkat
Tandaan po rin ito, iba ang sinasabi sa ginagawa. Hindi po kami naninira ang mga tao. Natatalino po ang ating mga kabataan. Kaya gusto ko mag-desisyon sila ng tama. Tinanggap po namin kayo dito, ikinalang po namin ang inyong panimintigan. Pero igalang nyo rin po ang bayan ng Brooks Point. Ilang kabataan din ang nagsalita at ibinahagi ang kanilang pananaw sa paghahati ng Palawan. Marami po job opportunities po na darating sa mga munisipyo po or sa mga kung saan-saan pong mga barangay. Kumbaga, doon pa lang po, panalo na po tayo, doon pa lang po change can make a difference, but sometimes change can be vulnerable. Ano siya, hindi siya masama o ano, depende sa inyo pang interpretation mo. Pero ako, hindi ko sinasabi kung anong side ko. Ay, sa aming mga kabataan, hindi po namin hayaan na muling umupo yung mga korap na muling na sumira sa mga pangako na hindi naman natutuloy. Alam na po, ang ganda rin po ng ano nung sinabi niyo, palakasin yung mga barangay, ano. Pero paano po natin pababalakas yun kung walang budget? Nagsimula ang pangangampanya para sa plebisito noong Pebrero 11 at magtatapos sa Marso 11. Sa darating naman ng Marso 13, matutuldukan na ang katanungang pumapayag ka bang hatiin ang probinsya ng Palawan sa tatlong probinsya na pangangalanang Palawan del Sur, Palawan del Norte at Palawan Oriental alinsunod sa Batas Republika bilang 11259. Cloud de los Reyes, Alpha News, Philippines.